Yan, Kawikaan 24. Yan po yung ating babasahin. Verse 1 na tayo. Verse 1 kagad tayo. Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Verse 2. Nasa isip nila'y lagi ng kaguluhan at ang dila nila'y tigib ng kasinungalingan. No? Verse 3. Sa magitan ng kaalaman na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. No? Dahil sa kaunawaan. Ayan. Verse 4. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay sa magitan ng karunungan. Verse 5, ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. Verse 6, ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pamamaraan, pagkat ang tagumpay ay bunga ng mahusay na plano. Purihin po ang Diyos, no? Napakaganda po talaga ng salita po ng Panginoon. And verse 7, malalim na kasabihan ay di maunawaan ng mangmang. Hindi ito makasasali sa mahalagang usapan. Verse 8, ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Verse 9, anumang pakana ng masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. Verse 11, tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Verse 12, kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong yan, ito hindi makakaila sa Diyos na nakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayarin niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Verse 13, anak, uminom ka ng pulot pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung pulot pukyutan ay masarap sa panlasa, ang kaalaman naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Verse 15, huwag mong pag-isipang looban ang taong matuwid, pagkat siya'y makatatayo uli, mabuwalman ng pitong ulit. Ngunit ang masama ay dagling babagsak sa panahon ng kahirapan. Verse 17, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Pag ginawa mo yun, magagalit sa iyo si Yahweh at ikaw ay kanyang parurusahan. Verse 19, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, nitutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Verse 21, anak, igalang mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwain. Huwag mong susuwain ang sinuman sa kanila. Pagkat bigla na lang kayong mapapahamak, hindi ka ba natatakot sa pansalang magagawa nila sa iyo? Verse 23, narito pa ang ilang mahalagang